Magandang magandang umaga mga kapatid. Welcome once again to our daily morning devotion. I hope and pray na lahat po tayo ay masaya. Nandun pa rin yung kagalakan sa ating puso habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. And we thank God kasi nasa buwan na tayo ng September. Napakabilis po ng panahon. Ano? So, we are so thankful to God dahil sa pag-iintest sa atin, and most especially yung biyaya niya na patuloy na dumadaloy sa ating buhay araw-araw. So before we start our devotion, let us pray. Heavenly Father, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Tunay nga po, napakabuti mo sa aming buhay, tapat ka sa lahat ng iyong mga pangako. And Lord, we thank you for a new hope, a new life, and a new day. Continue to empower us with your Holy Spirit as you open our hearts, our minds spiritually, so that we'll be able to understand your word that gives hope, life, and direction in our lives. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng mga nangyayari sa aming buhay ay mayroon kang magandang plano at mayroon kang magandang layunin sa aming buhay. Tulungan mo kami na manampalataya at manalig sa lahat ng mga pangako mo sa aming buhay at panghawakan po namin na ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay. We thank you, Father, because you are in control of everything in our lives at pinagkatiwala po namin ang devotion na to. Patuloy mong buksan ang mga puso namin, ang isip namin, para matanggap po namin ang iyong mga salita na may kagalakan at may pagpapakumbaba sa iyo, Ama. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya nananahan po kami lagi sa presensya mo. Maraming salamat po, Ama, at buong puso namin na binibigay sa iyo mataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. So our scripture reading for today will be found in Proverbs chapter 3 verse 1 to 8. My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do this, you will live many years and your life will be satisfied. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart that you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Basahin naman natin sa Tagalog version. Sinabi dito sa Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 1 hanggang 8. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal humabang yung buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatan, huwag mong tatalikdan. Ikwintas sa iyong liig at itanim sa isipan. Sa gayon sa iyo ay malulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng San Sinukob. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong manalalaman. Matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Ito ay banal na salita ng ating Panginoon. So our title for today is Trusting God in Our Lives. So how can we trust God? Una, sinabi doon sa verse 1 and 2, we can trust God through His word of truth. So, kanina sinabi niya doon sa Proverbs 3 verse 1 and 2, sabi doon,
My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. So, di po ba napakaganda po na ang pagtitiwala natin ay nakatuon lagi doon sa mga salita ng Panginoong Diyos. Dahil siya lamang yung tanging nakakaalam yung maganda at yung tama para sa ating buhay. Kasi kung magtitiwala tayo sa mga salita ng tao, minsan nagbibigay ito ng hindi magandang resulta sa ating buhay. Though, we sometimes get some piece of advice, but we should choose kung sino yung mga tao talaga na mayroong spiritual wisdom that God had also appointed or anointed. Kasi there are times na nagtitiwala tayo, mostly, if not all, nagtitiwala tayo with the worldly wisdom or the worldly information na natatanggap po natin o naririnig natin or nababasa natin. So, it's really important for us na if we really trust God, first, we really trust His Word, His promises in our lives. Kasi sabi dito sa verse 2, sabi niya, if you do this, you will live many years and your life will be satisfying. So, dito nakita natin yung pangako niya at nandun yung reward or yung promise to claim natin na bibigyan tayo ng buhay na masagana, buhay na mahaba, di po ba? So, sometimes in our lives, minsan nandun pa rin yung hindi natin pagtitiwala o kaya nauunahan natin ang Panginoon. Kaya sometimes, magkakaroon tayo ng mga hindi magandang resulta, especially in decision making. So, we thank God dahil through His Word, nadedirect ang ating mga buhay to the right path. And secondly, how could we trust God? Pangalawa, we should also trust His heart. Sabi dito sa verse 3, never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Alam niyo ba yung kanta na Trusting His Heart na sinulat ni o kinanta ni Bobby Mason? Sabi dito, basahin ko lang yung part of the song. Sabi dito, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you cannot trace His hand, trust His heart. Di po ba? Nandun pa rin tayo na magtiwala tayo sa Panginoon. Ano nga ba yung tibok ng kanyang puso? Is it aligned? Aligned ba yung attitude of our hearts? Aligned pa doon sa, kumbaga, yung puso ng ating Panginoon. Kaya dito, sinabi dito na sa verse 4, sabi dito, when you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. So, dito nakikita natin na ang loyalty and kindness, ito ay napaka-importanteng character qualities ng isang Kristiyano. As we have as we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior in our lives, di po ba na we are being sanctified day by day, and at the same time we are being purified every day of our lives, na patuloy tayo na binabago ng ating Panginoon, especially our attitude, the heart of our the motives of our hearts, our character, our behavior, and our attitude. So sabi dito, a loyal person acts responsibly, while a kind person works for justice for others. So ganun din po yung puso ng Panginoon. He loves us unconditionally, but He is also just at the same time, na hindi niya talaga hinahayaan na ang mga anak niya ay matutolerate sa kasalanan, kundi nandun pa rin na siya pa rin ay Diyos ng Hustisya
siya ay Diyos ng mapagmahal and at the same time, siya ay Diyos ng hustisya. Kaya huwag nating kaliligtaan mga kapatid na sometimes in our lives, the enemy is very deceiving na i-test ang Panginoon ng ating character, our behavior and attitudes. He allows problems, he allows trials, he allows situations in our lives na matitest talaga yung pananampalataya natin. Are we really loyal to God? Are we really kind to others? And especially, do we reflect Christ-likeness in our lives? So, dito natin makikita na if God is really with us, na tunay na tayo na anak ng Diyos, hindi na tayo nagpapatuloy pa sa kasalanan, hindi na tayo nagpapatuloy pa na gawin yung mga makamundo bagay, kundi nakatuon na tayo sa mga makalangit na bagay. Kumbaga, yung character natin ay naayon lamang sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. At patuloy tayo na manahan doon sa kanyang character bilang isang mapagmahal, maunawain, mahabagin na Diyos sa ating buhay. So, ayun po mga kapatid, patuloy tayo na magtiwalat, manampalataya sa ating Panginoon. And third, how could we trust God? We trust His will. So, dito sinabi sa verse 6, sabi niya, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So, dito mga kapatid, nakikita rin natin na if we really seek God first in our lives, sinabi doon sa Matthew 6:33, if we seek first God and all His righteousness, all these things shall be added unto us. At dito rin, kapag sinik natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay, sinunod natin at patuloy tayo na mabuhay na ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos sa ating buhay, makikita natin na yung pagtitiwala natin ay nakatuon lagi sa Kanya. Kasi minsan sa natural natin na as a human nature, minsan umiiral yung gusto natin na mangyari sa ating buhay instead na naka-align tayo doon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, paano natin malalaman na kalooban ng Panginoon sa ating buhay? If alam natin na naka-align doon yung buhay natin, ang ginagawa natin, ang iniisip natin ay naka-align doon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, kalooban niya ba? Halimbawa lang, kalooban niya ba na ang mag-asawa ay maghiwalay? Hindi, di po ba? So, for example lang, nahuli mo ang iyong asawa na may ibang kalaguyo o may ibang third party na involved sa iyong relationship. So, ano ang gagawin mo bilang isang asawa? Aawayin mo ba yung naging third party niya, or do you seek God's will upon your life? Do you seek God's word through your life, and are you trusting His heart upon your life? So, ano yung gusto mong mangyari? Di po ba? Gusto mo talaga ma-save yung asawa mo. Huwag mo siyang hahayaan na mahulog sa temptation. Kung nahuli mo man, ano yung gagawin mo? Huwag mong aawayin. Huwag mong bibigyan ng mga masasamang salita. Dahil the more na maging vengeful ka or mag-retaliate ka doon sa maling gawa, para mo na rin sinasabi sa kaaway na magkasama na kayo. Kasi inaaway mo eh. Instead, ang gawin mo, try to forgive, try to love that person, at ipag-pray mo yung tao na yon na makita niya ang buong katotohanan. And at the same time, try also to make a way na hindi mahulog ang iyong asawa doon sa kasalanan na yon. Make a way for him na gawin mo talaga yung the best mo as you ask God's guidance, ask God's
leading para sa gayon, hindi magpatuloy yung kasalanan na yon, kundi ang Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang siyang kikilos sa kanilang mga buhay. So, sabi nga, let's pray for our enemies and let's love them the way God loves them too. That they may come to the truth and the truth will set them free. So, ayun po. And third and fourth po, how could we trust God? We also trust God's wisdom. So, dapat tayo, yung wisdom ng Lord ang ating pagkatiwalaan. Kasi there is two kinds of wisdom, your worldly wisdom and your heavenly wisdom. So, kapag pipiliin natin yung heavenly wisdom or God's wisdom, dito natin makikita na we are living the way God wants us to be. Kagaya ni Haring Solomon, naalala nyo pa ba yung story niya doon sa 1 Kings chapter 3 verses 16 to 28. Di po ba, when Solomon was been appointed as a king of Israel, ang hiniling niya sa Panginoon ay hindi kayamanan, hindi kakarangyaan, hindi yung bilang isang popular man, kundi ang hiniling niya sa Panginoon, bigyan siya ng a wisdom and a understanding heart to govern the people na pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Kaya nalulugod ang Panginoon sa kanya na binigyan talaga siya ng godly wisdom. At hindi lang yun, sabi nga ng Panginoon, dahil hindi ka humingi ng anumang bagay, kundi yung karunungan at kaalaman, ibibigyan din kita ng kayamanan at lahat ng mga karangyaan na lahat dito sa mundo na wala pang nangyari, wala pang nabigay sa iba kundi sa iyo. So, dito natin nakikita na if we really seek God's wisdom, ibibigay niya po yun. He really, God is looking the motives of our heart, the attitudes of our heart. So, yun po, nakita natin yung story ni Haring Solomon, yung dalawang prostitute na mayroong babies. Di po ba namatay yung dalawang, namatay yung isang baby at yung isang prostitute na namatay yung baby niya, pinagpalit niya doon sa buhay na baby na kasama niya doon sa isang kwarto. So, nagpipilitan yung babae, yung namatayan na anak, sabi niya, anak daw niya yung buhay. Kaya nung time na natutulog sila, pinagpalit niya yung anak niya na namatay doon sa buhay na baby. So nung time na yon, nag-argue silang dalawa na nagpipilitan sila na anak niya yung anak ng kasama niya. So, ang ginawa ni Haring Solomon is kumuha siya ng isang espada, sabi niya, hatiin yung bata, yung buhay na bata, at ibigay kalahati sa isa, kalahati sa isa, sa isang ina. So, doon sinabi ni Haring Solomon yun, sinabi yung tunay na ina, sabi niya, huwag nyo na po patayin, ibigay nyo na po sa kanya. So, nakita na doon na sabi ni Haring Solomon, ibigay nyo to sa nagsabi na huwag patayin kasi siya yung tunay na ina. So, tingnan natin, sometimes there are situations in our lives na hindi natin alam kung paano natin i-handle, paano natin i-manage, but if we really seek God's wisdom in our lives, He will direct our paths. He will give us the direction, He will lead us to the right decision making. So, patuloy tayo na magtiwala at manalig sa ating Panginoong Diyos dahil minsan, hindi siya naging sinungaling. He's always faithful to all His promises. Hindi niya tayo pinabayaan ni minsan, hindi na tayo iniwanan ni minsan. At patuloy tayo na magtiwala sa lahat ng kanyang mga pangako sa ating buhay. So, ano yung reflection natin dito sa mga salita na narinig natin o napag-aralan natin? Are we really trusting God every areas and aspect of our lives? Tayo na lang po, mga kapatid, ang makapag-evaluate. It's between us and the Lord. So, kung minsan nagkaroon tayo ng mga maling decision makings in our lives o kaya pinangunahan natin ang ating Panginoon, we can ask again God to give us
the right direction, the wise decision making na align doon sa kanyang kalooban. So dito makikita natin na as we conclude, sabi dito sa chapter sa verse 5, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. So patuloy tayo na magtiwala, manampalataya, manalig sa ating Panginoong Diyos na siya ang nakakaalam ang lahat sa buhay natin. I hope and pray, mga kapatid, that the Lord will speak unto us. Sometimes, dumadating sa punto ng buhay natin na hindi natin alam ang ating gagawin, lalo na when pressures, when problems come in our way. Let us not focus on our problems. Let's focus unto our Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Let us pray. Heavenly Father, we bless your name. We glorify your name on high, O God. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, na paging tapat ka sa lahat ng pangako mo sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na manampalataya at manalig sa lahat ng iyong mga pangako sa aming buhay, dahil wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. We lift up unto you lahat ng mga families, lalong-lalo na yung mga marriage lives. I pray, O God, continue to restore every broken relationships, broken homes, broken families, and broken marriages. As we claim your promise in Matthew 19:6, whatever you have joined together, let no man separate. Lord, we thank you because you are a God of restoration. You are a God of reconciliation. Please help us to walk in your ways, to trust in your ways, for your ways are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts. So help us to live a life according to your will and purpose in our lives. We lift up unto you all our children. Continue to empower them with spiritual knowledge and wisdom as they grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Especially those students who are going to school, we pray to protect them from any harm, protect them from any deception of the enemy upon their lives. As you empower them with your Holy Spirit, guide them with spiritual guidance, and continue to protect them, to guide them, so that they will become the person that you want them to become according to your plans and purpose in their lives. We also pray for all the working parents here and abroad. Continue to protect them, strengthen them, give them the knowledge and wisdom, especially in decision making. Help them, Lord, that they may continue to find hope, strength, peace from you alone. Because apart from you, we are nothing. But in your glorious presence, we can do all things through Jesus Christ who give us the strength. We also lift up unto you all the government officials, private sectors. We pray, continue to bless them with spiritual knowledge and wisdom, that they will govern all your people with love, joy, peace, and righteousness according to your will and plans in their lives. We also lift up to you our economy, the market sectors, all the business owners. We pray that continue to put in our hearts to be a faithful stewards of all the resources that you have entrusted to us, to be blessed and be a blessing to others for your greater glory and honor. We lift up unto you all the leaders, church leaders, pastors, teachers, evangelists, prophets, and all those people, missionaries that you will use to expand your kingdom here on earth. Continue to protect them, Lord. Continue to provide all their needs.
Continue also, God, to empower them with the Holy Spirit as you anoint them mightily to be used in your kingdom and for the expansion of your kingdom here on earth. Lord, we thank you for their lives. Continue to comfort them, to strengthen their faith in you, and most especially, Lord, continue to cover them with your holy precious blood. We thank you also for all the teachers who are educating our children. Continue to protect them, empower them with your Holy Spirit, and most especially, continue to use them to educate our children, to train them, to discipline them according to your will and plans in their lives. We also thank you for all our brothers and sisters who are here in this devotion. Continue to bless them every areas and aspect of their lives. And even Lord, we pray sa lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na Panginoon na sa critical conditions who are suffering from any diseases, any cancers, any sickness that they are causing right now, Lord. We pray, continue to touch their lives, Lord God. We pray that your Holy Spirit to be with them. As we claim your promise in Jeremiah 17:14, heal them, Lord, and they will be healed. Save them, and they will be saved, for you are the one we praise. We thank you for this promise, Lord, to manifest in every day of their lives as they will experience your love, your goodness, and your faithfulness upon their lives. We thank you, Father, for your loving kindness, your goodness that endures forever. To you alone we give our highest praises, highest honor, highest thanksgiving. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Thank you, mga kapatid. I hope and pray that the Lord will speak unto your hearts. The Lord will comfort you, will guide you every step of your way. Maraming salamat. And don't forget also, we have also our 8 o'clock habit mamayang gabi. And we thank you dahil every day na you are joining us with our morning devotion. And even during Saturdays, we have the Kids Bible True Stories. We have also the I Love Youth every other Sundays. And even the Ladies Bible Study every Saturday. And also the Book of Genesis, the Women Book of Study every 3 p.m. every Sunday. And also the Women's the Men's Fellowship every 3 p.m. every Sunday po. So, hope and pray na patuloy kayong makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. We thank you and have a good day. We love you with the love of the Lord. Bye!